Priestly people. During our baptism, we share the priesthood of Christ, the high priest. But then, Christ or God chooses certain person to be with Him, to lead the people, to be with the people, to bring people to God, to be Alter Christus. And that's priesthood. Nung ako ay bata pa, ang aking nanay at tatay ay palagi na akong sinasama sa simbahan. In fact, every time na may mass doon sa amin o may procession ng statue of Mother Mary, nandun yung interest ko sa religious occasions. So, noong time na yon, siguro dahil yung aking father or yung parents ko ay nagkita silang dalawa sa isang church organization. Dati silang member ng tinatawag na grupo nilang Barangay San Virgen. So, siguro yun yung time na bakit ako naging malapit sa simbahan. And nagiging tambayan ko na yung simbahan. And nagiging pangalawang bahay ko noon ang kumbento. Hindi ako, high school ako, hindi ako umuwi sa bahay namin. Doon ako nakatira sa kumbento sa St. Joseph the Worker Parish. Digni ko, kasama ng mga ibang kaibigan ko. And pagrupo ko rin sa Ictus. And attractive sa akin yung mga pare, no? Pag nakasuot sila ng puting sutana or kasa. Attractive sa akin yung mga pare ng Don Bosco, yung San Vicenzo Don Bosco. And I became an acolyte doon sa parish namin. And on the later part, ay nagiging tambayan ko na rin yung Don Bosco doon sa Victorias. So, every Saturday, Sunday, nandun ako sa Don Bosco. Pero ang tinatawag na DBYC, Don Bosco Youth Center. And isa ako doon sa nag-assist sa mga brothers and priests. Yoning doon sa game time and hanggang doon sa catechism. So, isa ako nag-lead doon sa chapel. Pag nagkaroon na ng misa, nagkaroon na ng catechism. So, naging malapit sa akin itong mga Salesiano. Yung mga paring Salesiano. And that comes up to my mind na sabi ko, I really wanted to become a priest. So, gusto kong pumasok ng seminar. Priesthood means a generous giving of oneself for the sake of the other, and allowing myself, despite my weaknesses, my giftedness, and offering it to be an instrument of God's grace, of leading people to where they ought to be, and that's to become more faithful Christians, more devout Catholics, more generous people, and more loving people to everyone.
And during my high school days, I even attended the vocation retreat, one from the Redemptorist congregation or the Redemptorist orders, and the other one is from the secular priests. But my heart really belongs to the Salesians, no? Kasi mas ina-idolize ko talaga yung mga Salesian priests yung time na yun. So gusto ko talaga pumasok sa seminaryo na yun. So it happens lang na yung father ko naman ay ayaw niyang magpari din ako. For the reason na ako yung panganay sa aming magkakapatid, dalawa lang kami. And sabi ng father ko, pagka sila ay tumanda, kaming dalawa or primarily ako as the eldest, ay ako yung mag-aalaga sa kanila. And sadly, hindi ko nagawa yon nung nagkasakit yung father ko. And hanggang ngayon nga ay nanginintinig sa akin yan. Dahil kung namatay yung father ko, wala ako sa tabi niya. Sa Manila ako. In fact, nagre-review ako on that time sa Villas's Review Center. And doon ko nalaman na namatay siya. So, masakit sa akin yon hanggang ngayon. And hanggang ngayon, bangungot sa akin yung dahil palagi ko pinapaniginipan yung father ko. So, isa yun sa nag-trigger sa akin na hindi nakapagtuloy na magpare dahil ayaw rin ng father ko noon. No, so yun yung reason ng father. So wala akong choice kundi to choose other courses na sa tingin ko ay magugustuhan din nila. And yun, kung saan ako ngayon, it's because of the decision of my father na he don't want me to become the priest. But I believe na sa akin ay nandoon yung calling hanggang ngayon. Nararamdaman naman ko that still there is a calling for me to follow Christ. So, kung ako sa mga ako, kung pagbibigyan ka ng isang pagkakataon, ay mas pipiliin ko rin ulit na pumasok ng seminaryo at sumunod sa yapak ng Jesus Christ. Journey naman to architecture is that nung ayaw nang pumayag ng father ko na magpare ako, so I decided to find the course na pwede sa akin. And ang ginawa ko, nagpunta ako ng Bacolod City, dahil sa Bacolod City proper na locate mostly ng mga colleges and universities. So naghahanap ako ng schools na sa tingin ko pwede ako sa isang course na ino-offer nila. And nakita ko itong La Consolacion College Bacolod na mayroong ongoing na entrance examination. So, nag-inquire ako doon and nabigyan ako ng opportunity to take the exam. And on that day itself, pumasa ako sa licensure examination nila, sa entrance examination nila rather. So, on that day, pumasa rin ako sa kanilang entrance examination and we were advised that we can now enroll sa course. So, ang problema ko doon ay wala akong dalang pera na yun dahil talagang nag-ikot na sana ako para pipili pa lang kung anong kurso kunin ko. So, nung sinabi sa amin doon na pwede na kami mag-enroll, so, umalik ako sa bahay. May our house is more or less 1 hour travel from Bacolod City. So, umuwi ako and sinabi ko doon sa aking mga magulang na
masako sa inyo entrance exam. And I would like to take up interior design. Ang bala ko talaga noon is interior design, no? Hindi architecture. So, binigyan naman ako ng pang-enroll and bumalik ako ng Bacolod. And pumila na ako doon sa enrollment. And nung time na mag-fill up ako ng form, somebody told me na huwag ka na mag-interior kasi part naman ng practice ng architecture ang interior, so mag-architecture ka na lang. So I decided to fill in or check the box for architecture. So architecture ang aking na-enroll. And hindi ko alam, sinundan pala ako ng aking nanay and tatay na nakapila doon sa registrar nung time na yun. Akala siguro nila baka nag-video ako. So, nakapag-enroll ako, natapos. And nung magsimula yung semester, naging problema ko naman, magastos pala talaga sa architecture, no? Yung gamit, no? And every time na magbigay ng plates, wala rin tulugan. So, yun yung na-discover ko rin sa architecture. So, hindi naman pumasok sa mind ko na mag-give up. And in fact, natapos ko siya for 5-year course. No? Maraming mga nandun din sa amin na 8 taon na, hindi pa nakaka-graduate ng time na yun. Pero sa awa ng Diyos ay natapos ko naman siya sa 5-year period, no? Ng aking pag-aaral. And maganda naman ang aking status nung nasa architecture school ako. Although hindi naman ako ganon galing sa paggawa ng aming mga plates noon, no? Mas may mga magagaling pa, no? And at least kahit papano I did my best na ma-complied lahat ng mga requirements and nakapag-graduate ako and naging arkitekto. So I took my apprenticeship una sa kay Jonathan Forto, no? It's an interior design firm. Nag-apprentice ako sa kanya. Nag-apprentice ako sa isang construction firm, no? Kay Dante Mac Construction. And then nag-work ako sa isang Malaysian firm. And I took the board 1998. For the first time, I was not able to hit the licensure exam. So, hindi ako pumasa. And wala akong choice dahil siguro baka hindi pa time sa akin na magiging arkitekto noong time na yon. So, I took up the licensure exam for the first time. Hindi dumating sa akin yung aking results, no, na sinasabi doon na kung saan subject ako bumaba. So, nung time na mag-i-exam for the second time, nag-inquire ako sa PRC sa Moraita ng aking grade para alam ko sana kung saan ako bumaba, no? And nung magpunta ako sa record division, pinakita nila sa akin yung logbook pa na nakalogbook yung mga grades, no? And nakita ko doon na pasado ako sa first take. And sinabi ko nga sa kanila, bakit wala yung pangalan ko sa newspaper? And then nagturuan na yung nasa record division doon sa baba, no? Kung bakit daw wala ko sa newspaper. So, nirefer nila ako doon sa third floor, sa computer division, para daw doon na lang ako mag-inquire. So, nung pupunta ako doon sa computer division sa third floor, binigyan ako ng result ko na nasa sobre na, printed na yung computerized and fail na yung nakalagay. And yung sobre, may pangalan ng iba, tinakpan, and mainit-init pa yung printout. So sabi pa sa akin dun sa taas ay bumalik daw yung result ko na yon at hindi ko lang natanggap. So napaka-imposible, hindi ko matanggap dahil araw-araw. Yun lang yung pinupuntahan ko dun sa post office para magtanong kung meron akong grade na dumating or sobre na dumating. And wala naman. So, ang binigay sa aking sobre dun sa PRC is bukas pa. Nakaka-print out lang. And sabi ko, kung bumalik yon, dapat ay mayroong stamp na return, no, from the post office. Pero wala namang ganun na stamp na nakalagay. So, wala naman akong choice. And I called up my advisor, no, the late architect Moises Villera. I informed him and he even
Guto Manila, no? And nag-inquire kami. Sabi naman sa PRC ay gusto niya namin mag-inquire talaga. Mag-file na lang kami ng complaint sa kanilang legal division. So, sabi ko, matrabaho pa, no? Dahil mahabang proseso, hindi ako makakapag-exam kaagad. And considering na kung sakali man, halimbawa, napagbigyan ako na talagang pasado ako on the first day, ang magiging problema naman, baka sabihin naman ng mga kasamaan mo na binili mo yung lisensya mo dahil wala ka dun sa pag-release, tapos bigla ka nagka-lisensya. So I decided to take the licensure exam for the second time. And for the second time doon, at least sigurado nang pumasa na ako, no, na nandun na yung pangalan ko sa newspaper on that time. And ang kagandahan pa noon ay during the time na release na ng result namin, yun pa yung time na nag-welga or nag-picket yung empleyado ng Philippine Airlines. No? And ang newspaper ay dumarating sa amin hapon na, alas 5 na ng hapon. So, nung ma-release yung result, I am praying. Nagsimba ako ng hapon na yun. And I am praying doon sa church, no? After mass, na sabi ko, Lord, sana naman kung ma-release naman yung result bukas. Expectation ko kasi is bukas pa, no, Thursday. Sabi ko, kung ma-release naman yung result bukas, sana naman pagbigyan ako na pumasa, no, at mapasama na yung pangalan ko doon sa newspaper. Ang hindi ko alam na nung day na yon ay na-release na ang aming examination. And yung mga kasamahan ko sa Bacolod ay nag-i-enjoy na dahil nauunan dumarating doon yung newspaper dahil nandun yung airport. And huli na dumarating sa aming lugar yung newspaper. And mayroong isang catechist na nag-approve sa akin nung nasa church ako na nagdarasa na meron silang ipapalettering. And sa Manila paper. And sabi ko, sige, pupunta na ako ng kumbento mamaya after ko dito. So, nung pumunta ako ng kumbento, ang una ko nakita doon is yung newspaper nandun sa table. And headline, no, nakalagay doon na out of 1,300 examinees for architects, 340 no, pass the licensure examination. So medyo nagulat ako dahil hindi ko in-expect na nung time na yon ay lumabas na yung result ng aming examination, no, na expected is kinabukasan pa. So nung tinignan ko yung newspaper, tinignan ko yung first page, baka mag-tap ako, no? And suddenly, wala ako doon sa first page. And nakalagay doon turn to page B15. So hinanap ko yung pages kung, daan, kung saan nandoon yung complete names ng passers. And nung unang tinignan ko yung dalawang Fernandez yung nandoon. Ako at saka isang babae. And nung tinignan ko, hindi ko kagad na napansin yung pangalan na ako yon. Parang medyo naging malabo yung paningin ko noong time. And on the second time na tinignan ko yung apelyedo, ako yung unang nakalagay na Fernandez. No? And doon ako napaiyak na gusto. No? Na noong time na yon ay pumasa ako sa licensure exam. Okay, so talagang humagulhul ako ng iyak doon sa aking pagtingin ng result. And nagulat kayo yung katikis kung bakit ako biglang umiyak. Sabi ko ay pass the licensure exam. Ang problema ko ngayon, dahil gabi na, ang time na yon, mga 7 o'clock na nung gabi, wala na akong mabibilhan ng newspaper. So sabi ng katikis, tingin mo na lang yan kay Father. Kausapin mo si Father. No? So hiningi ko yung newspaper and binigay naman sa akin dahil tinanong niya ako kung bakit kailangan ko yung newspaper. So, sabi ko, na-release na yung result ng aming board exam and I passed the board. So, he congratulate me and binigay niya sa akin yung newspaper. And tagong-tago ko yun sa likod ng bulsa ko habang pauwi ako ng bahay noon. Hindi pa alam ng magulang ko na pumasa ako sa board exam. And pagdating ko ng bahay, pag-akyat ko ng, kasi mayroong 3-step no, sa bahay namin. Pag-akyat ko ng steps na yon sa aming entry porch, umagulhol ka agad ako ng iyak. No, and nagulat yung aking mother. Mother ko yun nandun, yung father ko sa kusina. So, nagulat yung mother ko bakit ako humagulhol ng iyak. So,
Ang expectation ng mother ko is hindi na naman ako pumasa. And sabi ng mother ko sa akin, dahil iyak ako ng iyak, sabi nila, ayan mo na, hindi pa para sa'yo yun, kumuha ka na lang ulit. So yun yung ang pagkakaintindi ng mother ko nun, dahil iyak ako ng iyak, akala nila hindi naman ako pumasa. So sabi ko, hindi pumasa ako, tinapon ko yung newspaper doon sa sahig. Pumasok ako ng kwarto, nagkulong ako hanggang alas 10 ng gabi. No, tinatawag akong kumain, no, pinapalabas ako ng father ko, nakakain. No, and sabi niya, lumabas ka nga dyan, halika, uminom tayo. No, hindi ako lumalabas. No, iyak lang ako ng iyak sa loob ng kwarto. And napapansin ko na talagang medyo namamanhid na yung aking pismi sa kakaiyak. No, because of that joy na talagang pumasa ako noong time na yon, napasama ako sa release ng result. No, dahil struggle nung pagkuha ko ng licensure exam no, the second time, dahil wala ako noon. No. Talagang wala na kaming pera. And ultimong computer ko noon, lumang computer pa. No, inikot ko pa para ibenta lang kung sino pwedeng bumili para makapunta ako ng Manila noong time na yon. So talagang struggle. No? And nung time naman ng oath-taking, since na walang-wala ako nung time na yun, nobody attended no, sa aking oath-taking, no, sa aking family members. Walang sumama dahil kahit pamasahe sa aeroplano, wala akong ipamasahe sa kanila. So, yung aking brother-in-law na nasa Manila, yun yung sumama sa akin sa aking oath-taking sa Westin Philippine Plaza noon. August 10, no, 1998. And muntik pa kami hindi maging arkitekto, no, dahil noong time na yun ay lumindol pa, no, during our oath-taking. So akala namin hindi matutuloy. But in God's will, so talagang nakapag-take ng oath. And naging arkitekto rin. No, so yun ang aking journey in my profession, being an architect, until today. No, it's my 22nd year of being a registered and licensed architect. My law school journey is not really a planned ambition. During my childhood, hindi talaga pumasok sa aking isip na ako'y magiging abogado or mag-aaral ng abogasya. In fact, ang talagang ambition ko, no, as I discussed previously, na ang gusto ko talaga ay magpare. And hindi ako nabibigyan ng pagkakataon, so nag-architecture ako. And nung nasa architecture na ako, and naging licensed architect na ako, nagkaroon ako ng isang kliyente. And yung client na yun ay medyo nahirapan akong sumingil, no? And yun yung nag-trigger sa akin kung bakit ako nag-aral ng abogasya. Ang purpose ko lang noon, or ang objective ko lang why I enter law school, is that gusto ko lang sanang matuto kung paano gumawa ng kontrata. Dahil doon sa isang client ko na hindi ako nabayaran, and nahirapan akong sumingil dahil wala akong written contract, no? So minsan may mga kliyente na pagkakausap mo sila sa unang pagkakataon, mababait, no? And you will say na sige, hindi na siguro to kailangan pa ng written contract kasi mabait naman itong kliyenteng to, no? So by trust and confidence, I closed the project without the benefit of a written contract. So, nung
tumakbo yung project, and natapos yung project, at nang naningil na ako, nahihirapan na akong hagilapin yung clienting yun. No? Every time na tatawag ka, walang sumasagot. O every time na tatawag ka, sasabihin may meeting. Or pupuntahan mo sa bahay nila, sasabihin naman ng mga maid or mga kasambahay na wala yung client na yun, or in fact, nandun naman yung sasakyan. So talagang nagtatago na dahil ayaw na magbayad. So with that, nag-come up sa mind ko, no, na mag-enroll ako sa law school just to take up units, no, kung paano lang sana ako protected later on, paano lang ako gumawa ng kontrata. Gusto ko lang talagang matutong gumawa ng kontrata. So that's the scenario, no, while it triggers me to enter law school. And nung nasa law school ako, yung subject na obligations and contracts nasa second semester ng first year, no. And yung obligations and contracts na yon ay more on principles. And yung hinahanap ko palang template kung paano talaga gumawa ng kontrata ay nandoon pa sa third year na subject. No? So, nung nasa law school na ako, I don't have a choice, no? But to continue until third year, no? Para malaman ko yung tinatawag na legal forms, no, sa paggawa ng isang written contract. So, nagtuloy-tuloy yon, no, aking law school hanggang matapos. Although, hindi siya sinasabi kong tuloy-tuloy na 4 years na tuloy, no. Nag-stop din, no. Nag-stop ako for one sem, no, nag-stop for a year. Nagpunta pa ako ng Dubai, nag-work pa ako doon, and pagbalik ko, saka ko na na-continue ang aking law school dito sa Manila. So, talagang nagsikap lang ako na matapos ko rin yung aking law school. But generally, it is not really my ambition noon to become a lawyer. Pero nung nasa law school na ako, na-appreciate ko na, no, yung pagiging abugasya. And sinabi ko na sa sarili ko na, sige, gusto ko nang maging abogado. No, nagustuhan ko na yung profession ng mga lawyers, na-appreciate ko na yung mga subjects, na-appreciate ko na yung paggawa ng mga arguments, no, paggawa ng mga letters, correspondences sa citing legal provisions. No, and doon ko na-appreciate na mas maganda pala talaga ang profession ng mga lawyers, no, sa lahat ng profession. No. So, kung kayo, baka maisipan nyo mag-enroll, I believe ma-appreciate nyo pag nasa loob na kayo ng law school na okay pala yung pagkuha ng abugasya. Of course, may mga struggles, no, dahil sa architecture tayo at hindi tayo masyadong nagbabasa ng mga kung anuman babasahin. In fact, yung mga minors natin nung time ko sa architecture, yung minors, hanggat maaari parang palagi na lang kami absent, no, dahil sa mga plates na ginagawa, and hindi namin binibigyan ng importance. But in law school, talagang struggle din nung nasa law school ako, dahil nag-adjust talaga ako ng todo, dahil nga every night maglalamay ka rin ng magbasa ng mga cases, mag-memorize ng mga provisions, dahil araw-araw ang recitations sa law school, at talagang may mga professors na namamahiya pagka hindi ka makasagot sa recitation. So, malaking adjustment sa akin yon galing sa architecture going to law school, dahil hindi yon ang training natin, no? And talagang napakalayo yung training ng law school kumpara sa ibang profession. So, struggle sa akin yon plus na kulang pa tayo ng units, no, sa social sciences. So, kinuha ko pa yung mga kulang kong subjects. Like, for example, English. Kulang tayo ng units sa English, no, and kailangan pa natin mag-enroll sa undergrad para makomplete natin yung social sciences for us to graduate sa law school. So, maganda naman na kinalabasan, and today, more on my practice is construction contracts administration, contracts review, contracts and claims management. So, nagamit ko rin talaga ang aking pag-aaral ng abugasya sa profession ng arkitektura. And at the same time, I was given the privilege also to become
a construction arbitrator in which gamit na gamit ko rin ang aking pag-aaral ng abogasya. So yun ang journey ko, no, from architecture to law school. But sabi ko nga, hindi ko talaga inambisyon noon na umasok sa legal profession, but God will make a way talaga, no, kung saan ang gusto niya sa iyo later on. And ginagawa niya lang tulay yung ibang profession para makapunta ka doon sa gusto niyang profession para sa iyo. So yun yung aking journey, and sana sa mga gusto ring mag-aral ng abogasya na mga arkitekto, hindi na kayo magdalawang isip, no? Mag-aral na kayo ng abogasya dahil ito ay talagang kailangan natin sa ating profession, sa ating sarili at sa ating pamilya. So yan po ang aking journey from architecture to law school. Magandang araw sa lahat.